guys! So I'm back! It's Hilary again and welcome to the part 2 of my Halloween special. So kung napapansin nyo, naka-Emily inspired outfit pa rin ako ngayon kasi ito yung part 2 nung last week. Ayan. So for today's video, isashare ko sa inyo yung 4 traditions ng mga Chinese Filipinos during Undas or All Souls Day. I'm not generalizing all the Chinese Filipinos pero ito kasi yung ginagawa ng family namin. Pero syempre, it varies per family pa rin. So, share ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa namin. And if makarelate kayo or if you have any other traditions, you can comment them below so that we can interact with each other. So, number 4, ang ginagawa namin, nagsusunog kami ng pera. Well, not really pera. Ano, paper money siya. And ang tawag namin dun is kim. Usually, bundles siya binibili. Tapos, pa-square siya na manipis na yellow, then may gold sa gitna. Tapos, fina-fold namin siya into 2, parang diagonally, fina-fold namin siya para magmukha siyang triangle. Kasi, mas mabilis masunog pag ganun. Kasi, hindi pwedeng yung isang bundle lang yung sunugin namin. Kasi, may mga parts na hindi masusunog dun sa paper. Kailangan kasi entirely masunog yung kada piraso para umakyat sa kung saan man yung deceased ngayon. Tapos, dati talaga, lumpia style pa yung pagkakatupi. Medyo mahirap. Pero ngayon, buti na lang, mas simple na. We divide it into 2 na lang. We fold it into 2 para mabilis din. Kasi marami yun eh. Maraming bundles yun sobre. Kaya buti na lang, simple na. Tapos, kaya namin ginagawa tong tradition na to. Kasi, iniisip na ng mga ancestors na tsaka namin na ito yung gagamitin nilang money kung nasan man sila ngayon. Pambili ng kung anong gusto nila. Ayun. Next is yung kandila naman. So, napapansin nyo sa cemetery, makikita nyo yung kandila ng mga Chinese. Na kulay red, tapos may dragon sa gilid. Usually, 2 or 4 na piraso siya. Tapos, may iba ring candle sa gilid. Mga red na maninipis lang. Ayun. So, yun yung nilalight namin na candles. Hindi lang yung kulay puti na ano. Kailangan talaga yung may dragon. I mean, sa family namin ganun. So, number 2, yung incense. Feel ko naaamoy nyo rin and familiar naman kayo sa incense kasi meron din yun sa mga simbahan, di ba? Pero sa amin, ginagamit din namin siya sa, pag kunyari, kaka-visit mo lang, kakarating mo lang, to pay respect sa patay, magkukuha kami ng 2 pirasong sticks, tapos ilalight namin yung taas, tapos magbabaw kami 3 times with the incense, tapos itutusok lang namin siya dun sa harap. Dun sa harap ng puntod. Pero hindi lang naman siya sa puntod. Pwede rin sa picture sa bahay, nung namatay, ganyan. So, lagi kami nagbabao 3 times with the incense. Okay, number 1. Ito, feeling ko din, lahat naman ng tao nagbibigay ng alay or most naman sa mga cultures nag-aalay ng food sa mga deceased. Pero sa Chinese-Filipino culture kasi, iniintay namin matapos muna yung patay kumain bago kami kumain. Meaning, hindi muna, kunyari, pagkaalay, hindi after 30 minutes kain agad. Mag-iintay pa kami and kailangan namin tanungin yung patay kung tapos na siya bago kami kumain. Like, ang ginagamit namin is 2 coins. So, pag tinos namin yung coins, tapos 2 heads or 2 tails, ibig sabihin hindi pa siya tapos. Pero pag opposite na, ibig sabihin tapos na siya kumain. So, doon na kami kakain. Pero kapag hindi pa siya tapos kumain, maghihintay muna kami ng ilang minutes bago namin siya ulit tanungin yung patay, bago namin ulit itos yung coin. Ayan. So, feeling ko yun yung kakaiba sa Chinese culture kasi wala pa akong nakitang ibang culture na ganun. So, yun lang naman usually yung ginagawa namin pag undas. Pero hindi naman kami like undas lang nagvi-visit or nagpe-pay respect sa mga patay. Pag death anniversary rin, same lang din yung mga ginagawa namin. Nag-light kami ng candle, nag-incense, nag-alay ng food, tapos nag-susunog din ng kim or paper money. Tapos, ang additional lang sa death anniversary, kumakain kami sa labas. Usually sa Chinese restaurants, parang ano lang siya, parang mini reunion with relatives tapos para ma-remember yung dead, ganyan. Pero hindi naman lahat ng patay, ano, ganun, na kumakain kami lagi sa labas. Depende lang yun kung anong gusto ng mga nakatatanda or ng mga lola, ganun. Tagasunod lang kami, ayan.
that's all for my video today. Thank you guys for watching. If you have any comments or kung mayroon kayong gusto i-share na tradition din, please comment them below para makapag-interact tayo. And sana may natutunan kayo sa video ko today, especially about sa Chinese Filipino tradition. Ayan. Please don't forget to like, subscribe, and hit that bell button for notifications. And watch out for more videos.